What's up guys? Kuya Jeboy here. Nagbabalik and welcome po dito sa ating channel. Ha? Ayan, kung bago ka pala kaibigan sa channel na to, hit mo na yung subscribe button at idamay mo na kaibigan yung tiny notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. So ayan mga kaibigan, ngayon ay araw ng Linggo, so, break time kami ni partner. Sinasara ko ito eh, pag ano eh, ayan o. Ayan o. Okay. Sinasara namin yung gate kasi minsan hindi kami makakain talaga. Kasi may mga dumadating na customer, so ganyan, sinasara ko muna pag mga ganitong oras na kumakain kami. So meron lang akong kaunting tips and kalaman na i-share sa inyo mga kaibigan habang nakabreak ako. So may pinrint ako dito kaibigan na mugs, medyo marami-rami itong pinrint kong mugs. Ilan ba ito, ilan? Isa. Isa lang pala ito. Hala ko naman, marami-rami. Parigado atan. Parigalo. Ito para sa mga baguhan to, no, mga kaibigan. Ha? Para ito dun sa mga nakaka-experience na bakit minsan hindi pantay yung kulay or yung luto ng mga mag na ginagawa nyo. May mga ipapakita rin ako sa inyo na nagiging cost minsan kung bakit yung bandang dulo ay hindi naluluto or hindi nagka-transfer yung ink ng maayos. So baka sakali maging kasagutan to dun sa mga tanong nyo at mga problema nyo. Okay? Let's do this. So ayan, itong aking makina ay nakikita niyo naman, no? Kuyi, baka naman, kuyi. Ayan o, kuyi. Kung pareho tayo ng makina, kaibigan, medyo nalilito ka sa mga settings or mga pangyayari, no? Dahil ikaw ay baguhan pa lang. So baka ito na yung kasagutan. Okay, manood na mabuti. Okay, buksan natin ha, ang ating makina. Tadan! Alright. Okay, ito yung settings natin, yung ating panel, no? May mga pindutan niyan diyan. So, ipapaliwanag ko na lang muna, no, yung settings. Unang pindot mo ng set is P1, no, P1. Makikita niyo ba? Oh, basta P1. Ito na kayo 180. Ibig sabihin ito yung minimum parang minimum cooldown niya. Hindi ko alam kung bakit may ganito pa, pero hindi ko siya masyadong naiintindihan, no? Yung pangalawa or P2, ito yung actual temperature natin or yung production temperature natin, no? Kailangan init natin pag tayo magluluto na nung ating bilo-bilo nung ating tawag dito, ink or sublimation. Mahirap. Oh, yung P3 guys, ito yung ating timer. Para sa akin, importante lang naman yung dalawa, yung timer and itong temperature. Okay? So, isinet natin ng 180 yung ating temperature. Basta sa P1, 180 na lang nilagay ko. Pwede nyo ibaba kung gusto nyo. Kasi minimum cooldown nga daw siya. Do sa P2, ito yung actual temperature or sa production temperature natin. Yung P3 yung ating timer. Okay? So, lahat sila naka 180. Yung timer, 180 din. Ibig sabihin, mga 3 minutes siya. Pero, para sa akin, hindi ko na ito ginagamit eh. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit na. Okay, so antayin nating ma-reach yung temperature natin na settings, yung 180. So habang iniintay natin yung temperature niya na tumaas, sabihin ko na agad dito yung dahilan kung bakit minsan nalilito kayo, yung parting baba eh, hindi siya naluluto, no? O hindi nagka-transfer ng maayos yung ating mga ink. Minsan kasi mga kaibigan, ang realidad ho ay nasa materyales, no? Kung sisilipin nyo ho, kung magiging mabusisi ho kayo at mahilig kayo mag-imbestiga, kung mapapasin nyo, mga kaibigan, sana mag-focus. Hindi ko lang kung kita nyo eh. Itong part na to, ayan, medyo paumbok yan, guys. At pagdating sa dulo, parang siya nakaganon. No, hindi lahat ganon. Or may mga ganito talagang materyales. So, ang ginagawa ko lang naman, pag mga ganito, mga kaibigan, at ako kasi bago ako mag-press talagang binubusisi ko muna yung mga materyales. Kasi ayoko maridikan hanggat maaari, ayoko talaga maridikan. Although, mahirap siyang iwasan, pero pinipilit natin na hindi tayo maridikan. Kasi sayang din yung kinikita natin dyan. Napupunta lang sa basurahan. Pagka ganito, mga kaibigan, ang ginagawa ko dyan is medyo hinihigpitan ko na lang yung heat press.
no, yung pressure niya higpit, para kahit paano lumalapat pa rin siya ng maganda. Okay, doon naman tayo sa kulay, mga kaibigan. Minsan mapapansin nyo ang mga print nyo, hindi pantay-pantay ang kulay. So, minsan luto, minsan sunog, minsan sakto lang. Okay, na-experience nyo yan, alam ko. Kasi experience ko din yan eh. Okay, once na na-reach na natin yung 180 degrees sa Celsius, ayan, mag-a-alarm siya ng ganyan, no? Indikasyon na pwede ka nang mag-ipit or maglagay ng mugs. Ang settings natin dito, mga kaibigan, ay 180 seconds or 3 minutes kung i-convert natin sa minutes, no? Pero minsan hindi nasusunod yung 3 minutes dahil or sumosobra yung oras natin dahil nga sa makina, no? Nagko-cool down siya. So ang nangyayari kasi, mga kaibigan, medyo malamig yung mugs natin. Pag inipit mo siya, naka-settings ka ng 180. Minsan ang pag-ipit natin at bumababa yung temperature natin. Na bumababa yan, bumababa nang bumababa. Tapos pag dumating na siya dun sa pinakamababang init, ay tataas ulit yan. Umbaga, hindi agad siya nagta-timer or nagbibilang agad ng 3 minutes. Hindi ho, ganun yung nangyayari. No? So, ibig sabihin, napakatagal niya hong nakaipit. Kasi, bababa, tataas ulit, hanggang sa ma-reach niya nga yung 180, and bago lang siya magbibilang ng 3 minutes or 180 seconds. So, ayun, nagiging matagal nga yung pag-ipit natin. So, minsan, sunog. Ha? Kung na-experience nyo, nasusunugan tayo dyan. Ba't nga nangyayari yon? Yeah, yeah, boy. O, kasi mga kaibigan, kasi mapapansin nyo, pabago-bago yan eh. From time to time, ayan, nagbabago-bago ho yan. No? Pag yan ay inipit mo ng 180 degrees. Pag yan inipit mo ng 180, kasi hindi mo kasi napapansin yon, no? Pero kung papansinin mo, pag inipit mo siya ng 180, bigla siyang bababa ng 179, ganon. So, mangyayari talaga, magko-cool down siya. Malamig tong mugs na inipit natin. So, mababawasan talaga yung init ng pad. Ang hirap magpaliwanag, nahihirap. Pero kung papansinin nyo, mga kaibigan, kung gusto nyong mag-timer agad siya, pagkaipit nyo, no? Yung pagkaipit nyo, magbibilang agad siya ng 3 minutes. Kumbaga, eksakto yung timer natin, kailangan iipit nyo siya, pansinin nyo na mahigit 180 yung ating temperature, no? Kasi minsan, kagaya niya, 179, bigla mong inipit, ang mangyayari dyan, bababa yung temperature. Ayun pala, bababa yung temperature. Pagkababa niya, aakit ulit siya, kasi kailangan niya ma-reach yung 180 bago lang siya mag-timer. Pero kung gusto mo nga, paulit-ulit ako. Hirapan ako ng paliwanag. Diba, J-Boy? Basta kailangan 180 siya mahigit. Kaya niya, 182. Pag yan inipit ko ng mabilisan, kasi ayoko siyang umabot ng 179, kasi magko-cool down nga siya. Diba, iipitin ko siya ng... Focus mo nga yung itong timer. So, iintayin ko siya tumasa ng 180 plus. Ayan, 182 na siya. So, ipitin ko siya na 182, guys. Ayan. Ayan. Papansin nyo, nag-timer siya. Ayan, nagta-timer na yan. Pababa. So, ayan. Timer na ho yan nakikita nyo. Nagka-countdown na po siya pababa. Hindi ho yan temperature, nakikita nyo. Ang mayari, eksakto ho tayo sa 3 minutes. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung nangyayari pagka siya ay bumababa. Or inipit natin siya ng nasa 180 pababa yung Kasi hindi nyo napapasin kasi dito kayo nakapwesto pag mag-iipit di ba? Nakataas kayo. So, ayan. I-reach ulit muna natin yung 180. So, ayan. Kumuha ka na ibang mag yung hindi siya mainit. Kasi itong una natin inipit, mainit na. Iipit ko siya ng mga 180 ganyan, 180. Or let's say 179 na para sigurado tayong bumaba. Kaya 179. Pag inipit mo ng ganyan ang temperature mo, guys. Ayan, bababa siya. Atin nyo ang bilis ng pagbaba niya. Ayan. Pagka ganyan, mga kaibigan, nagkukuling down siya.
No? Ganyan yung nangyayari, mga kaibigan. Baka lang kasi hindi nyo napapansin. Bababa ng bababa yan. Tapos pag bumaba, ito hanggang 144. Ganyan siya katagal nakaipit pag siya nagko-cooling down. Okay, so pag ano mo, pag pagtanggal mo, magtataka ka minsan sunog o kaya mas matingkad yung kulay kasi hindi sila pantay. Ito 3 minutes mo lang eksakto inipit, pero ito mahigit 3 minutes. Kasi pag yan bumaba, ayan kagaya niya, bumaba na siya, aakit ulit yan kasi ng 180. No? Yung temperature natin, aakit ng 180. Pag na-reach niya na yung 180, saka lang ulit siya mag ka-countdown pababa or yung bago na siya magbibilang ng 3 minutes. So, ganun katagal. Ano mo, bumalik ako sa 151, 152. Ayan, pataas na uulit siya. Hanggang 180 yan. Kaya, papakita ko rin sa inyo para alam nyo. Ayan, one. Ngayon mo lang naintindihan? Araw-araw kita kasama dito. Dumapati si partner, hindi niya naintindihan to. Hindi niya rin alam. So, ngayon mo lang nalaman din. So ako may ginagawa akong paraan, mga kaibigan. Actually nasabi ko na rin to nung tutorial ako ng magpress. Gumagawa ho talaga ako ng sarili kong timer. O meron ako sariling timer. Hindi ko sinusunod yung timer nito. Pero yun nga, may paraan naman ho para makuha niyo yung eksaktong time. Basta ipit niyo lang siya na mas mataas dun sa settings niyo na temperature. Kaya nasa 169. 'Di ba ang tagal niyang nakaipit? Oh, ang tagal niya na nagluluto, hindi pa rin siya nagta-timer. 78, 79, yan, malapit siya mag-timer, mga kaibigan. 80, o 180, o yan, bago pa lang siya bababa or magta-timer. Yan, pababa na po yan. So hanggang mag-zero na ho yan kasi 180 seconds ho tayo. So ganun ho katagal ang nangyayari na nakaipit siya. Kaya minsan magtataka talaga kayo bakit hindi pantay yung kulay o hindi pantay yung luto. Okay? Ayun, ha? Sana guys na iintindihan or naipapaliwanag ko. Ako talagang hirap na hirap ako magpaliwanag. Pero ayun, ganun nga yung nangyayari dyan, mga kaibigan. So ako, ang ginagawa ko para nakakasigurado ako na pantay-pantay po yung kulay na ginagawa ko, mga kaibigan. Meron po ako sariling timer talaga. Meron akong kitchen timer eh. Ano. Kahit dugyot yung aming kusina, yung nga timer ako. Mahilig ako kasi akong magluto. So minsan nakakalimutan ko. Kaya bumili ako ng timer pang kusina. At ayun, nagagamit ko siya dito. Kung wala naman kayo nito, hindi nyo naman kailangan bumili. Meron naman tayong mga cellphone. May kanya-kanya tayong cellphone. So pwede namang cellphone. So ang ginagawa ko dito, mga kaibigan, 5 minutes po talaga yung ginagawa ko. Hindi ko na sinusunod yung timer dito. Once na inipit ko yung mags, pinipindot ko na ho siya ng 5 minutes. Yun yung timer ko, minutes ho. Hindi ko na sinusunod to. Basta ko, nagamit lang ako kasi ito, may magnet naman, dinidikit ko lang ngayon dyan. Tapos pinipindot ko yung start. Nag-alarm din kasi ito eh. So para hindi na ako natingin dito once na mag-iipit ako. Basta yan, mga kaibigan, i-take note nyo lang, no? Kung gusto nyo na yung settings ng minuto nyo dito talaga yung siguradong masusunod, iipit nyo yung baso na mas mataas yung time, na mas mataas yung temperature nyo dito sa view nyo, saka nyo lang iipit yung temperature itong mag. So ayun lang guys, alam ko maraming naguguluhan dyan at hindi ko rin naman kasi ito naipaliwanag nung yung unang tutorial ko ng magpress, no? So, ngayon at least, nasabi ko kung ano yung dahilan. Hanggat maaari, gumawa na lang kayo ng sarili nyong timer para sigurado kayo na pantay-pantay yung luto niya. Agaya ko, ako, pag mga light color lang kasi, yan, mga 5 minutes. Pero pag mga black, let's say black na black yung design, so medyo dinadagdagan ko talaga siya. Ginagawa ko siyang 6 minutes, yung pinakamatagal ko niyan. 6 minutes. So, yan mga kaibigan, hanggang dito na lang, no? Sana nakapagbigay ako ng konting impormasyon sa inyo at maraming salamat po. Ayan, 40,000 subscribers na tayo. Ayan. Thank you mga kaibigan. Ganda ng t-shirt ko. Kahit luma na yung... Uy, puro libag. Puro libag yung aking... Ano tawag dito? Yung neckline. So mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat nga po sa panonood.
At sana nga may natutunan kayo kahit konti. So please like, comment, and subscribe mga kaibigan. Inulit ko, hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin gagawin. I-upload natin. So kita-kits ulit sa susunod na video. Ayan. Ang gwapo ko talaga. So yan, ko yung J-Boy signing off. Peace!